sing it. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. And thank you nga pala sa mga taong nanood ng mga previous videos ko. Thank you so much guys, very well appreciated. And for today's video is, I will going to tell you the 20 facts about me. Para naman mas makilala nyo pa ako better, di ba? Okay, so let's start. What's your complete name and nickname? So, I am General De Los Reyes Team Team. And my nickname is... Ewan ko ba kasi tinatawag nila sa akin, Jogging. As in, G-O-G-I-N-G, as in jogging. So, yun yung jogging yung tinatawag nila sa akin. Doon sa lugar kung saan ako pinanganak. Kasi nga, nandito kami ngayon sa Kidapawan. Dito kami lumipat when I was 6 years old. So, nung bata ako, nandun ako sa Digo City. So, yun yung tinatawag sa akin ng mga taga doon. So, for me, yun yung nickname ko, Jugging. Okay, how old are you and born on? I am 19 years old and I'm coming 20 this month of August. Born on August 14, 1999. So, ayun. So, what attitude you hate the most? Attitude that I hate the most is... siguro yung ano. Kasi hindi naman ako, hindi naman kasi ako yung tao ano eh. Like, hindi ako nagalit kaagad. So siguro yung I hate the most is yung nagmamaldita. Yung nagmamaldita sa akin, sobrang ayoko talaga. Kunyari kinakausap ko yung tao, tapos biglang pabalang yung sagot, tapos nagmamaldita sa akin, sobrang ayoko nun. Ayoko nun. Your best asset. Okay, so number 4 question na yon. So, for me, my best asset is my flaws. My flaws. So, yun yung hindi ko na-specify basta. My best asset is my flaws. Okay, number 5. Your hobbies. Okay, my hobbies. Ano ba? Wala naman akong hobbies eh. My best hobbies is siguro ano, mag-cellphone. So, yun yung hobbies ko. Yun lang, nag-open ng social media every day, every night. You know, yan yung hobbies ko talaga. Social media, open ng phone. Number 6, attitude you like the most. The attitude that I like the most is siguro yung ano, yung mabait sa akin. Yun yung I like the most, lalong-lalo na sa mga tao mabait sa akin. Sila yung mga gusto ko, yung taong mabait sa'yo, nagmamahal sa'yo, diba? Yan yung masarap i-treasure ng mga tao. Number 7, do you drink alcohol beverages? Of course, you know. I'm 19 years old and siguro nagsimula akong uminom is mga second year high school ako. Diba? Second year high school kasi actually, yun yung first time kong uminom ng alcohol beverages kasi napasama ako sa isang ano ato. Hindi naman sa isang masamang grupo. Napasama ako sa isang kaibigan tapos akala ko kasi pupunta kami kasi sa isang ano, barangay. So akala ko, kasi sabi nila magdi-disco daw. So ayan, disco, alam mo naman na dati, di ba, hiling mag-disco. So ayun, pumunta kami doon. So walang disco na naganap. So sabi nila, mag-ano daw, mag-inom daw. Tapos ako, second year high school, so ano pa ako noon? Siguro mga 13 years old. Siguro mga 13 years old pa ako noon. So yun yung first time ko na nakainom ng alak. And yun na, nagtuloy-tuloy na hanggang sa 19 years old ako. Yun, nagtuloy-tuloy na siya. First is nagalit yung papa at mama ko kasi nagsisimula na daw ako magbulakbol. Diba? Nagsisimula na daw akong gumala at late na umuwi sa bahay. But hindi naman siya naging hadlang, 'di ba?
kasi I know my limitation din naman and alam ko naman yung mga bagay na tama at mali. So ayun, hindi naman ako naging pariwara sa buhay. 'Di ba? Okay. Your current work. I know. 8, okay, your current work. So my current work is doon sa isang restaurant. Hindi ko na-specify kung ano yung restaurant na yon, pero isa akong service crew sa isang restaurant dito lang sa Kidapawan. Okay, do you know how to cook? No, I don't know how to cook. Siguro marunong lang akong magprito, magsaing, pero hindi ako marunong magluto ng like adobo, apritada, kaldereta, hindi ako marunong yan. Marunong lang akong kumain siguro. Okay, what is your ultimate dream that is difficult for you to achieve? Ano ba yung dream ko? Siguro ano, dream kong maging isang artist. Like, artista, di ba? Gusto ko maging artista, pero I think, ang hirap ma-achieve. Ang hirap, for me lang ha, ang hirap kung ma-achieve yung ganong estado ng buhay na pagiging artista kasi, yun, mahirap. Para sa akin kasi hindi naman ako nag-audition sa mga ganyan, wala akong pakialam sa mga ganyan. So siguro yun rin yung ano, mahirap kasi hindi ko ginagawa. Your concept of success. My concept of success is siguro ano, konsepto ng success para sa akin is siguro ano, risk taker. Kasi pag risk taker ka is magiging successful ka. Para sa akin lang ha, para sa akin. Kasi hindi, kasi minsan diba sinasabi yung hardworking na tao. Kasi for me, ang daming hardworking na tao ngayon pero hindi naging successful. And so for me, risk taker. Kasi, risk taker kasi ano yun eh, sobrang positive sa buhay. So, sobrang positive sa buhay, lahat nire-risk. Kahit anong mangyari, then kung may mga bagay man na palpak, eh okay lang kasi nga risk taker siya, 'di ba? So yung mindset niya is positive lahat. So for me, yun yung concept ng pagiging successful risk taker. Okay, so your motto in life. Ano bang motto ko yun? Parang wala naman akong motto. Wala naman akong motto in life. Siguro ano na lang, honesty is the best policy. Siguro yun na lang kasi pag sobrang honest ka, 'di ba? Kasi sabi nga sa 10 commandments, bawal magsinungaling. So siguro yun yung honest. Siguro honesty is the best policy. Siguro yun na lang yung ano ko kasi dapat lahat maging honest, di ba? Okay, so things that you hate doing but you have to do it. Things that I hate doing but I have to do it. Ano pa yung hate kong gawin? Okay. Things that I hate doing pero I have to do it, siguro yung mag-shave. Mag-shave sa paa. Kasi guys, nagsishave ako sa paa. And I hate doing this kasi nakaka-dry ng skin. Kaya ginagamit kong lotion ngayon is yung ano, yung long-lasting moisture na lotion kasi nga nagde-dry yung skin tapos nagkakapeklat ka pa kasi may mga you know, mga so ayun yung I have to do it. Pero I hate doing but I have to do it kasi nagsimula ako mag-shave siguro yung mga 4th year high school ako kasi kasi sabi nila ang ano daw, dami daw buhok sa paa ko. So yun, parang naano ako, nasaktan ako guys. So yun yun, sinave ko hanggang sa dumami. So ngayon, sinishave ko pa rin. So siguro pag nagpa-wax ako, siguro yun na yung solution. hindi na masusugatan yung skin ko sa paa. Masasaktan na lang ako pag nag-shave ako kasi masasaktan na lang pag nagpa-wax
pero hindi na masusugatan yung paa. So yun yung I hate doing but I have to do it. Crazy things you did with friends. The crazy thing I did with my friends is siguro nung plano namin pumunta sa isang resort. Kasi yung resort na yun is bagong kabubukas na resort. So, ayun, plano namin pumunta. So, tatlo lang kami noon. So, nagabang kami ng jeep sa daan. So, habang nagabang kami ng jeep, saktong may dumaan jeep. Tapos, pinara namin. Nung pinara namin yung jeep, huminto. Tapos, tumakbo kami para sumakay. Pero, yung jeep, malis. Sobrang inis namin dun sa driver. Kasi, bakit umalis? Papunta na nga kami dun sa... Pasakay na nga kami. Tumatakbo na kami para sumakay. Pero, umalis pa yung jeep. Diba, sobrang bastos. So, doon sa kabila, may nakitang driver. Tapos, nagpapa-vulcanize kasi yung sasakyan. Ano siya, truck siya, parang 10-wheelers na truck. Tapos, tinignan kami, sabi, saan daw kami pupunta. So, sinabihan namin kung saan kami pupunta. So, ayun, ihahati daw kami. So, yun, sumakay kami. Nakasakay kami ng isang truck, guys, tatlo kami. Tapos, nung pa-uwi na naman kami, naisipan na naman namin makisakay kasi nga, para na-experience namin nung sumakay. So, nung pa-uwi na kami, gusto namin na sumakay ulit. So, ang dami namin pinara, pumara kami ng mga sasakyan, kahit anong sasakyan pinara namin hanggang sa may humintong sasakyan ng canned goods. Basta canned goods yun, so sabi niya saan daw kami pupunta, so sabi namin doon lang po sa ano. So ayun, sobrang bait ni kuya, pinasakay naman kami. And kasi siguro advice lang sa mga gustong gawin yan, siguro mag-ingat kayo kasi hindi natin alam ng mga ugali ng mga tao ngayon. Masasakyan ka lang pero hindi ka naman pala sasama hanggang sa huli. So in short, paasahin ka. Okay, so number 16, most embarrassing moment of your life. Most embarrassing moment of my life. Ano bang most embarrassing moment of my life? Wala akong maisip. Most embarrassing moment of my life? Hindi siya embarrassing kasi wala namang nakakita, pero ito si share ko. Kasi one time, pumunta kami sa isang resort. Ano ako nun? Basta pumunta kami sa isang resort. Tapos guys, pumunta ako sa CR. Nung pagtaay ko sa CR, guys, Diyos ko, walang flash! Walang flash yung CR, ha? Walang flash yung CR. Tapos may nakita ako, anong tawag doon? Yung dump ba yun? Yung ano, ganyan. Dump ba yun yung panghugas sa ano? Alam niyo na. Anong tawag doon? Tapos yun yung pinaano ko dun sa may ano, tae nga, ganyan, pinaano ko nun. Pero hindi pa rin nawawala kasi ang hinay nung tubig doon. So alam niyo kayo, so alam niyo guys kung anong ginawa ko, guys. Grabe. Hindi ko talaga nakakalimutan. Kinuha ko yung tae, guys. Kinuha ko yung tae. Tapos, Diyos ko. Tapos may lababo kasi may lababo sa ano. Dito sa gilid may lababo. Guys, grabe. Nilagay ko sa lababo. In-open ko yung water. Tapos, yun. Doon na siya nagsimulang ano. Pumunta sa ilalim. So, yun. Grabe. Hindi ko yun makalimutan. Sobrang nakakadiri. Sobrang grabe. 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 Okay. Who is your BF? So, naman. Who is your BF? My BF is no other than Joey Hopolenia. He's a teacher and yun. He's a teacher and I think 26 years old or 25. Di ko alam. Nakalimutan ko. Basta siguro mga 26 years old siya. Tapos yun, and we've been together for almost 9 months. Your concept of love. My concept of love is siguro ano.
the concept, for me, the concept of love is understanding. Kasi kahit anong mangyari, kailangan mong umintindi sa isa't isa. Kasi may mga ugali kasi tayo individually na hindi natin maintindihan, lalo-lalo sa mga partner natin. So siguro for me, understanding, kasi lalong-lalo na ako, sobrang thankful ako sa kanya kasi may ugali ako na ang hirap intindihin, ang hirap kung intindihin, ang hirap kung paunawain. Pero nandun siya para, di ba, nandun siya para handang unawain ako. Nandun siya palagi. So, siguro yun yung concept ko sa love. Kailangan yung mag-understand sa isa't isa kahit may mga mali na naginagawa. Pero, try to understand. Pero, hindi naman yung sobrang, kahit sobrang mali na nung ginagawa, pero pinapatuloy mo pa rin mag-understand kasi sobrang martyr mo na, diba? Sobrang parang pinapatay mo na dahan-dahan yung sarili mo. Sa sobrang martyr na ng puso mo, guys, kasi sobrang mahal mo ng isang tao. Try to think it wise din naman. Kailangan, hindi naman puro puso yung kailangan pairalin sa pagmamahal. Kailangan utak rin, guys, ha? Utak rin. Utak. Ha? So, yun. So, sobrang mahal ko naman yung ano ko, yung jowa ko. Kaya. Okay. So, number 20, the last questions. Most romantic moment you have experienced? The most romantic moment that I have experienced is siguro yung ano, yung first mansari namin. Kasi first time kong mabigyan ng flowers. Tapos, hindi lang basta flowers, may binigay pa siyang malaking Pikachu. And, kasi mahilig kasi kami sa Pikachu, di ba? Mahilig kami sa Pikachu, tapos binigyan niya ako ng flowers, Pikachu, tapos nagpa-portrait pa siya nung face ko sa kaibigan niya, pinortrait pa yung face ko. Tapos doon ako naiyak sa ano niya, sa mga pa-letters niya kasi kasi may mga papel na maliliit tapos sinulatan niya, your eyes is like the ene, your face is like, your smile is like the ana, your ano, ganyan-ganyan. So doon ako umiyak habang binabasa ko yun isa-isa. Doon ko naiyak tapos bigla ko na lang siyang hinag. Bigla ko siyang hinag kasi sobrang na-appreciate ko yung mga ganyang tao. Kasi first time na nangyari sa buhay ko, nang ganun, nag-effort ng ganun. Nang ganun, sobrang, yun yung most romantic moment na experience ko sa love. And every mansari din naman namin, binibigyan niya ako ng flowers. Pero yun yung first mansari dun mas akong na-touch kasi nga first time. So yun guys, thank you guys for watching this video and sana na may kilala niyo na ako better. And kung may gusto pa kayong itanong, just comment down below and sasagutin ko yan. So pag gusto mo tong video na to, give this a like. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, guys. See you again to my next video. Bye-bye!